guys, welcome sa channel ko. Ngayon po ay tuturo ko sa inyo kung paano ba magpalit ng case fan sa desktop computer. Dumating na po yung order ko galing Shopee. Ilalagay ko po yung link sa baba. Check mo yung size nito. Ang in-order ko po ay size 120mm. So, yung sa butas, tama naman po, 120 to. So, pag clinic nyo po yung link sa baba, makikita nyo po to. Yan po in-order ko sa Shopee. 80 pesos lang po isa, mura. Ang maganda rito, nakalagay na sa kanya, sa description niya yung sukat. So, 120mm fan case chassis with ring LED na to. So, maganda na. Maganda ng klase na to. Tsaka mura pa. So, may dalawa siyang kulay. Red. Tsaka blue. Ang ginawa ko, in-order ko na parehas. Check natin kung okay pa yung case fan dito sa harap. Malakas pa yung case fan sa harap. Para saan ba yung case fan? Yung case fan po ay para panatiling malamig yung ating computer. So ang idea po ng case fan, higigip siya ng hangin dito, papasok dun sa loob ng computer, tapos palabas kung saan nyo gustong palabasin. Pwede sa ibabaw o sa likod. So kung titingnan po nyo yung binili nating case fan, para malaman po nyo kung saan yung airflow, may makikita kayong arrow dito. Yung arrow na papunta ron, ibig sabihin, clockwise yung ikot nya. Tapos, meron pong arrow na pataas. Ibig sabihin, dun palabas yung hangin nyan. So, dito. Pasok dito, lalabas dun. Kung hindi nyo naman po mapansin yung ganyang arrow sa gilid, madali lang po yun. Kung saan merong frame, yung case fan, dun po lumalabas yung hangin. So dito sa likod, walang frame. So dito, may frame. So dito po lumalabas yung hangin sa side na to. Malinaw? Ganun po yun. So, may LED na to. So, medyo maganda na yung kalalabasan ng case natin. Kasi, originally, walang kailaw-ilaw yung case natin. A few inches later. Ayan, nabaklas na natin. Ngayon, papalitan na po natin yung mga case fan. Yung sa harap, hindi na natin papalitan kasi malakas pa naman. So, maglalagay tayo dito sa dalawang gilid. Saka dito sa ibabaw. Dalawa. Ang kailangan lang po nating tools na gagamitin dito ay Phillips screw. Since okay naman yung case fan dito sa harap, pinisi na lang po natin. Paano ko po tanggalin yung case fan dito sa harap? Ganun din po sa gilid at sa ibabaw. Meron siyang apat na screw. Tanggalin niyo lang po 'yan. At yung pinaka-plug niya po. We'll be right back.
okay na yung sa ibabaw ng case natin. Yung sa gilid naman ang gagawin natin. Nagkapit na natin lahat. Balik na lang natin yan sa power supply. Gamit ang mga to, mga plug. Dali nga magkabit yan. Connect na natin yung fan sa power supply. Magkakamali rito kasi may korte siya eh. Kumbaga kid, parang susi. Ayan. Kabit na yung dalawa. Ayusin ko na lang yung wiring nito mamaya para hindi siya sumasapit. So naikabit na natin yung apat na case fan. Ang pasok ng hangin dito, papasok pa sa loob, then lalabas siya rito sa taas. Ganun po yung setup na ginawa ko rito. As well as ito, papasok na rin yan para mabugahan ng gusto yung motherboard tsaka yung power supply sa ilalim. Tapos lahat ng init dito lalabas sa ibabaw. Testingin na natin, lagyan natin ng power. Yung kinabit nating case fan. Sana gawa na. Sana walang defect. 1, 2, 3. Whoa! Mikot ba? Mikot naman. Tahimik ha. Maingay. Maingay pa electric fan to. Silent. Success. Maganda. Maganda siya. Tsaka mura na, salagang 80 pesos isa. Malakas naman yung buga niya ng hangin. Working lahat ng LED, kompleto siya. Hanggang dito na lang po. Salamat sa panonood nyo. Sana may natutunan kayo. Mag-like lang po. Comment, share, subscribe.